Hello, mga kabebe! Yes, nandito tayo ngayon sa Saudi, okay? Hanggat inaantay natin yung manager na matapos sa meeting niya at tayo naman ang makapag-meeting sa kanya, meron muna po tayong prank call, okay po? Yung prank call po na to is tatawagan natin yung tatlong kaibigan ko, okay? At sasabihin ko na naubusan ako ng gasolina, nandito ako sa Alcor. Kung pwede, baka pwede nila akong tulungan, dalhan ng gas dito, okay? Titignan natin mga kabebe kung ano yung magiging reaction nila, okay mga kabebe? Okay! Ayan, mga kabebe, ang tatawagan natin ngayon is si baby ko. Okay, tatawagan natin. Titignan natin kung ano yung magiging reaction niya. Oh my God! Wow! Hello po, be. Meron akong problema. Ano? Kasi nandito ako sa Alcor ngayon. Ah. Oh my God! Ano kayo? Wow! Tumirik ako. Tumirik ako dito ngayon sa Alcor. Ano kaya to? Ayaw umandar. Eh, paano kaya to? Wala namang mga sasakyan dito para... Wala nga, nandito nga ako sa shop. Ang layo ng gasolina. Mag-Uber ka, tapos wala ka bang pwede mapakisuyuan dyan na pwede mo akong dalhan ng gasolina? Inaano mo lang ako, pinaprank mo lang naman ako eh. It's a prank! Sige na, mamay, natawagan kita. Alam mo, prank mo ako, ang dami nagsasalita dyan. It's a prank ka. O sige na, babay na. Wala ka talagang kaawa-awa, hindi mo ako matulungan. Sige na, babay. Ayun nga mga kabebe, yung unang tinawagan natin, it's my habibi, okay? Kaso, yun nga lang, alam niya, ramdam niya na pinaprank ko lang siya, kaya ganun ang reaction niya. Pero itong second na tatawagan natin mga kabebe, kapatid ko, okay? Di ba pagkapatid, never yan dapat na tatanggi sa paghingi ng tulong. Ito, malalaman natin mga kabebe kung tutulungan niya ako sa problema ko na to. Okay? Kung ano yung magiging reaction niya, okay? Actually, nasa trabaho to mga kabebe ngayon. Di sumasagot mga kabebe. Mukhang nasa trabaho. Hello? Hello? Wait. Nagahang yung cellphone niya. Tawagan ulit natin mga kabebe. Two times na. Hello? Hello? Sister? Sister, naririnig mo ako? Nasaan ka? May problema kasi ako ngayon eh. Oh my God! Wow! Ngayon, sister eh. Hindi ako nagjo-joke, sister. Talagang namumblema kasi ako ngayon. Eh, kasi nandito kasi ako sa Alcor. Eh, nawala ng gasolina yung sasakyan ko. Eh, paano to? Hindi ko madadala yung sasakyan. Hindi ko naman kayong buhatin to. Anong pa?
parang tangay, naubusan nga ako ng sasakyan. Ikot ako ng ikot. Hahanap buhay ako kung saan-saan ako kumukuha ng order. Hindi ko naman alam na maubusan ako ng gasolina. Naiyak na nga ako dito. Pumapara-para na nga ako sa mga ibang lahi dito eh. Para bit-bitin tong sasakyan ko eh. Pinabubuhat ko nga yung sasakyan ko sa kanila. It's a prank! Sige, tawagan kita. Ito nga, ang pangatlo, ito yung sister ko, alam niya na parang nakukutuban niya. Pero, dahil nga nasa trabaho siya at wala rin naman siyang idea dito sa Qatar, kaya alam ko na kaya hindi rin siya mapaisip kung ano ba yung gagawin niyang tulong sa akin. Pero nag-worried siya. Okay, lalo na sinabi ko na pumapara na ako dito sa mga ibang lahi para mabit-bit yung sasakyan ko. Okay, itong pangatlong attempt natin, ito naman is kaibigan ko siya, okay, dito sa Qatar tsaka sa Dubai. Ngayon, it's my turn naman, mag-aas ako ng help sa kanya. Titignan ko kung ano yung magiging reaction niya. Okay, mga kabebe? Hello? Hello, be. Musta ka na? Okay lang. Ito, okay lang. Off mo ngayon, di ba? Ito kasi, be, may problema kasi ako. Sobrang laki. Ano? Eh, wala kasi akong ibang matawagan kasi mga busy yung number nila. Ano nga yan? Oo, ito, be. Kasi nandito ako sa Alcor ngayon, yung sasakyan ko, naubusan ng gasolina. Oo. Ano gagawin natin? Pwede bang dalhan mo ko ng gasolina dito? Saan yung ikot? Ano yung lugar na yan? Sa may Alcor, be. Sa may malapit sa Safari. Oh my God, Alcor? Paano pa yung pupunta dyan? It's a prank, be! baka duguin ka sa stress. Kabebe, ang pinakalas, tatawagan natin yung HR manager ko. Okay? Ipaprank natin siya. Bahala na ako, baka terminate ako, pero ipaprank natin siya para sa inyo. Okay? Wait. Hello? Hello, Sir Slam. Good afternoon. How are you? Sir, I have a small problem. What? I'm here now in Alcor. Yes, why go? I go because I take order, right? And my car, no petrol. No petrol? Not running now the car, sir. I choose you only to call, you know? It's prank. You know prank call? Yes, I was sent to you. You are late, sir. If you tell me that you will send me this, sir, in all video, all people, you know, watching the video, oh my God, the manager of Angel Big Heart. But you make me scared, you know? It's okay, sir. I just call you only for prank. Okay, sir. Take care, sir. Thank you. Bye-bye. Okay. I will give you one. I will send this one to all promoter. Yeah. Which one, sir? Nga mga kabebe, nakita nyo naman, di ba? Mayroon akong isang kaibigan, talaga na tunay, si Christine. Kahit hindi man kami masyadong magka-close sa trabaho, pero deep inside, sa loobin namin dalawa is magkaibigan talaga kami. Since nasa Dubai po ako, magkaibigan talaga kami. Kaya thank you, Christine, dahil alam ko na pag oras na nangailangan ako, nandyan ka. Thank you so much.
I think na gusto niya akong tulungan, pero yun nga, parang alam nila nagpa-prank ako. Doon naman sa amo ko, concerned din siya, pero nagulat siya kasi alam niya na pag naubusan ng petrol yung sasakyan ko, magpe-penalty ako. Almost 5,000 to 6,000 pesos yun sa atin. Pero, yun nga, sabi nga niya, magpapadala siya ng driver para magdala sa akin ng petrol. Pero sabi niya nga, no worried nga kasi babae naman daw ako, maraming pwedeng tumulong sa akin. But yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kabebel, lalo na sa mga nagda-drive dito sa Qatar, iwasan po natin na maubos yung petrol natin, dahil anytime po na pag nangyari yun sa inyo, hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, at iwasan po magkaroon ng penalty. Yun, sana po may natutunan po kayo sa prank call ko, mga kabebel. Thank you so much!